ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Welcome to the, sabi ng iba, April Fools daw. We need to call it April Faith. Amen? Ito pong buwan na ito ay buwan na napakahalaga, lalo na sa aking buhay dahil maraming mga, lalo na ang aking may bahay ay karawan itong buwan na ito. Kung wala po ang buwan ng April, ako po ay kalahati lamang. Amen? But nevertheless, kapag po tayo ay na kay Kristo, tayo po ay laging buo sa Kanya. Ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang grasya, ang Kanyang kabutihan po ay lagi po nating natatamasa. Amen? So, umagang ito, let us continue our series in a Spirit-filled Family. At sa napansin nyo, napakaganda ng format na ginawa ng Banal na Espiritu through Paul. Inuna niya ang head of the family, no? Na maging kagalang-galang, galangin ng mga asawa, no? At naman ang mga head of the family ay mahalin ng kanyang mga asawa. Pagkatapos po noon, ang mga anak ay inutusan ng Panginoon kung paano magkaroon ng tamang pamumuhay bilang isang Kristiyanong anak. Ganun din po ang mga magulang. We are all co-equal. We have all have responsibilities to act and do the works of God in His righteous way. So, napag-usapan na natin ang Spirit-filled Father, Spirit-filled Mother or Parents, Spirit-filled Children, the Husband and Wives. Na amazingly, napansin nyo, sumunod na ang bond servant. Ibig sabihin, kasama po ang ating mga employee sa ating mga kasama sa bahay, extended family, na mga nagtatrabaho sa ating pamilya na bilang kasama sa ating pamumuhay. No? They are part of our families. Bond servants, yung mga pinapasweldo po natin, ay part po ng family. Ibig sabihin, kung kayo po ay pinapasweldo ng inyong mga boss, kayo po ay part ng kanilang pamilya. No? We are 5 a.m., 5:30, me and my wife is praying. Pinag-pray po namin ang Pau Patrol. Si Pau V, saka si Pau G. We prayed for them especially for this morning because they are our bond servants. They are the one who are maintaining the office. And dahil sa kanilang dalawa, kami ay nagkakaroon ng pag-focus sa mga ibang gawain ng Panginoon, lalo na po ako. We are able to establish the NZ, hindi po New Zealand, ha? Yung Norzagaray, na ating pong magagamit bilang isang simbahan, bilang isang pamilya, na bakasyonang spiritual. Ibig sabihin, ito po ay magagamit bilang lugar ng panalangin, lugar ng pagsusuri at pag-aaral ng salita ng Diyos in a specific retreat house. It should be a mission house. No? At kaya kami po ay nagpapasalamat sa dalawang Pau Patrol. Kanilang buhay, hindi man perfect, hindi rin ako perfect bilang kanilang master. But I am very grateful to their lives. No? Maraming mga struggles sa office. But we prayed for them, for these two men of God. Pinag-pray po namin sila kaninang umaga. Dahil yun po ang ating topic ngayon. We, as Christians, should realize, no, na kung tayo po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, yung nagpapasweldo sa atin ay part po tayo ng kanilang pamilya. And they should be recognizing that. Kung tayo po ay nagpapasweldo naman, bilang mga masters, kailangan i-recognize po natin yung mga pinagsusweldohan natin, yung nagtatrabaho sa atin, ay part ng ating family. So si Kuya Nonoy, kung sino pa yung mga assistants po natin sa bahay, may mga kasambahay po tayo, they are part of our family. So umagang ito, ang pag-uusapan po natin is Spirit-filled servant. Sabihin nyo nga po, Spirit-filled servant. Ako po ay excited na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng preaching and teaching, lalo na sa dalawang linggong ito. I have 3 sermons for 2 churches
The Hamamatsu Hallelujah Community Church has invited me next week in the morning, 7 a.m. to 9 a.m. So it will not be a conflict. Umaga po, doon po kami magkakape. Pagkatapos ng service nila, tatakbo ako dito para sa second service po natin. Ako po ulit ang mensahe next week. Hindi ko iniwasan o hindi ko tinanggihan ng kanilang mensahe, bagamat ako po hindi nang gaano talagang makakita talaga. But praise God, I'm excited to grab that opportunity and privilege to preach for them. Even I have thorn in my eyes like Paul. Dahil on that Monday, pag-pray nyo po ako, April 11, it will be my operation day. I'm so excited to read my Bible again, clearly with all my hearts, with all my eyes, mga kapatid. I've been suffering for a year. Nahihirap talaga magbasa. Pero ito po yung panahon na kahit hindi ko na makita ang mga letra, no, mga kapatid, dito po ako lalong nagpakalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. How much more sa ating mga walang tama ang mata? Mga kapatid, mga mas bata, mga young pro, let us all spend our time, our healthy eyes and our healthy bodies in reaching out, in digging the gold and the diamonds inside the Word of God. Because these golds and diamonds are blessings that are not imperishable. That are imperishable. Ibig sabihin, hindi po mawawala sa atin. It will be the blessing na sinasabi ni Paul sa chapter 1:3 na spiritual blessings na hindi mawawala. At ngayon ay mensahe ng Panginoon para sa ating lahat na mga naghahanap buhay. We are all spirit-filled servants. Sabihin niyo po, spirit-filled servants. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos sa ating Deacon James. Ephesians chapter 6, 5 to 8 will be our focus verses. No? Ito po ay nagsasabi na ang letter ni Paul ay para sa mga Kristiyanong bondservants at mga Kristiyanong masters. Although in-emphasize ni Paul, practically earthly masters, but he's talking about his letter is for the churches in Asia. Ibig sabihin, church sa Ephesus, church in Philippi, church in Colossae. Mga kapatid, ang letter po ng mga gospel, ng scripture, is mainly, initially, purposely, for you and for me, for the believers of Christ. So ang pinasabi ni Paul dito sa verse 5, bondservants, ay yung mga aliping Kristiyano, mga namamasukang Kristiyano. Tayo po yung mga aliping, or we are all called slaves. In some Bibles, they use the Greek word doulos. Sabihin nyo nga po, doulos. Ang ibig sabihin po ng doulos, yun po yung isang tao na walang karapatan. Isang alipin. Ibig sabihin, alipin na walang karapatan kahit yung kanyang buhay. No? Sa mga ibang translations, yung doulos o yung servants was used in the Bible as term slaves. Mga alipin po talaga. In ancient Roman Empire, the term bond servants or slaves, sila po yung mga nagsiserve sa community. Sila po yung nagbibigay ng service, kaya nga tinatawag silang servant. They are supposed to be serving their masters. Slaves, pag-usapan natin, sino ba ang mga bond servants? Sino ba yung mga servants? Sino ba yung mga slaves o alipin? Slaves essentially have no right. Wala silang karapatan, no liberty, walang kalayaan, walang autonomy, wala silang sariling diskarte, kailangan nakaasa lagi sila sa instruction ng kanilang masters. In fact, in those days, in Roman era, nung matagal na panahon pa, panahon nila Paul, ang isang alipin ay wala pong record sa society. Hindi ka kasama sa voters list. Hindi ka kasama doon sa barangay certificate of residency. Wala kang record. They have no properties. Of course, mahirap lang ang alipin. Wala silang properties. In fact, sila po ay property. Sila ay wala ang property because they themselves are properties. There is a Roman law na nagsasabi ang slave is considered master's own personal property.
pag-aari ka ng master. Mga kapatid, sa umagang ito, parang ang sakit marinig na ang isang alipin ay walang right, wala pong pag-aari dahil siya yung mismong pag-aari ng isang tao. Mga kapatid, ang bawat buhay ng alipin ay nakasalalay kung sino ang kanyang amo, kung sino ang kanyang master. The fate of every slaves or bond servants are depends on who their master is. So sa ngayon, sinasabi ni Paul sa verse 5, bond servants, obey your earthly masters. Ang ibig sabihin po noon, kayo pong mga Kristiyano ay sumunod, no, sa inyong mga amo, mga makamundong amo na Kristiyano. So ibig sabihin, kung ikaw ay sumusunod bilang alipin, Kristiyano, doon sa Kristiyano o may maka-Diyos na amo, ang inyong pagsunod, ang iyong slavery status is in good terms. But you know what? Maybe you will be surprised. George Washington, the man inside the $1, tama ba? Kasama doon sa pera ng dolyar, he is one of the president of the United States. He is the master of almost 500 slaves. In his time, hindi man natin alam, pero George Washington is one of the worst master in history. Napakalbagsik ni George Washington, mga kapatid. Pinagtatrabaho niya ang kanyang mga alipin mula dawn to dark. Mula madaling araw hanggang sa maggagabi na. No? Under the difficult situation or conditions. It is not unhearsay, it is a fact, historical fact, na nakarecord na ang mga puti noon, sila yung mga usually mayayaman na masters o amo, at ang mga alipin yung mga Negroes. No? Mga Negroes. And they, George Washington, kaya siya umaman, kaya siya isa sa mga talagang makapangyarihan dahil naghahawak siya ng napakaraming servants. Yun nga lang, isa siya sa mga pinakamalupit na amo on time. Tignan natin. Nung unang panahon, on 1500, mayroong ang isang picture na mayroong isang amo nasa gitna, dalawa yung nagkakarga sa kanya. Although nakasuot din ng maayos yung mga alipin, pero may pinagkaiba silang tatlo. Amo sa gitna, dalawang alipin sa gitna. Sa gilid. Ano po yun? Yung amo, maganda ang postura, may sandalyas. Nakaapak doon sa mga bakubakong daan. 1500s, there's no such thing as cemented roads. No? Wala pa hong magandang daan na nun. So matinik, maputik, mabato, mainit, maalikabok. Ang slaves that time na nasa picture ay walang sandalyas, walang chinelas. They have no right to have sandals in the society. Ang meron lang right, kasi kapag nagsasandalyas ka, lumilinis yung paa mo. Tama? Hindi po nagkakakalyo, hindi po naalikabukan at napuputikan. Kapag ikaw ay alipin during 1500s, you are not allowed to have sandals kasi kasama at karanggo mo, ang tingin sa iyo ng mga masters mo ay lupa din, mga kapatid. Ganon kababa ang tingin nila sa mga alipin. Pinapakita ko ngayon kung paano maging alipin sa mga earthly non-Christian masters. Ano ang sitwasyon mo kapag ikaw ay nagpaalipin doon sa mga masters na hindi Kristiyano? Slaves are treated like animals. There's such thing as the zoo, sabi doon. May isang lugar sa Amerika na tawag doon the zoo. Alam niyo po yung mga nakakulong sa loob, hindi po tigre, hindi po elepante, hindi po mga ahas, hindi po mga unggoy, kundi mga tao. Ganong kalupit yung slavery in 1500s. Ang slave, they cannot own a property because they are the property. It is a fact. Kasi nung nagbibilang ng property, sina George Washington, meron daw silang libo-libong ektarya ng lupa. Tapos biglang nung nagbibilang sila ng property nila, may nanganak na isang slave. Kaya nung libo-libong ektarya plus one baby.
ibinilang po yung buhay, yung tao, bilang isang pag-aari rin ni George Washington. Mga kapatid, kung ikaw ang nanay nun, kung kayo po ang nanay nun, pagkalabas sa'yo ng baby, hindi sa'yo, iiyak ka nun, hindi lang. Si Mai, after na mailabas si Muraya, hindi niya nakita na ilang oras, umiiyak na. How much more na kapag alam mo na yung babying dinala mo, minalagaan mo na ilang buwan, minahal mo sarili mong dugo ay hindi pala para sa'yo. Ganun ang slavery noon. At yung kakaanak lang nung nanay na yon, isang slave, pagtatrabahuin ka na kapag nakitang kaya mo na. Ngayon, pag hindi mo kayang magtrabaho bilang slave during George Washington time in the Mount Vermont in Washington Mount, mga kapatid, pag-iistayan ka sa bahay, doon ka muna bilang aliping babae. Kasi kakapanganak mo lang, di mo pa kaya magtanim, magpainit. Doon ka muna sa bahay. Pero it is one of the first recorded work from home. Hindi ka nagpapahinga, aliping ka pa rin. Kahit may sakit ka, kahit naka-maternity leave ka, meron ka pa rin work from home. Binibigyan ka pa rin ng mga duties and responsibilities. That is the situation of a slave under the non-Christian or ungodly servants, mga kapatid. Ganun kahirap, mga kapatid. Merong isang ship mula sa British, the Zong. Pangalan ng ship, Zong. Ang ginagawa lang nito is magsakay ng libo-libong mga negrong African mula Africa. Sila yung may-ari ng ship na yon, yung mga mamilitar at mga captain of the ship will isa British. No, British. Ang Britain that time, no, sila ang nag-colonize sa Amerika. Kumukuha sila ng mga tao sa Africa, yung mga negro, nilalagay nila, sinasakay po nila sa ship o sa barko. Dinadala nila across Atlantic Ocean papunta sa Amerika upang pagkakitaan. Binebenta po parang hayop. Di ba ang magsasaka? Bumibili sila ng kalabaw para sila ay magsaka. Ganun po ang ginagawa. Yung mga Afrikano, binebenta ng mga British sa American colonies upang yun ang maging kalabaw nila. Yun ang magsaka para sa kanila. Yun po yung ginagawa. And this British ship called the Zong, months po noon, ang bagal pa ng mga barko noon, di ba? Imagine mo, napakahaba ng oceans, months po ang voyage o yung pagbabarko. Pero parang nasa loob ka lang ng isang 4 cubit, maliit ka lang yung isang slaves na doon ka lang, nakaganong ka lang. Sobrang siksikan kaya lagi marami yung namamatay. Kada ito po ay nangyayari, tinatransfer nila yung human trafficking. Mga kapatid, ganun ang kalagayan po ng slaves under the non-Christian or ungodly masters. Tayo, kung tayo po ay wala kay Kristo, mga kapatid, ganun ang magiging kalagayan natin. Napakahirap. Alam nyo ba ang slaves noon? Pwede kang patayin na yung pumatay sa iyong amo ay hindi makukulong. Hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Ganun katindi. Hindi ka pwedeng maging testimonial or maging testigo sa korte dahil wala kang karapatan magsalita. Ganun katindi yung slavery. Pero bakit ganun? Napansin nyo? Bakit sinusulat pa rin ni Paul na kayong mga slaves, parang inukonsinitin ni Paul, sumunod kayo sa inyong bad masters. Bakit? Kasi sinasabi ni Paul in Ephesians chapter 6, sinasabi nila ni Paul na yung slavery dito ay slavery that is in context of godly slavery. Amen? That God is our master and we are slaves of God. At ikaw, kapag under ka ng slavery ng Panginoon, mga kapatid, you are in good term. Amen? Yun po yung sinasabi ni Paul, na dahil ikaw, ang master mo ay ang Panginoon, no? Ikaw ay sumunod. Sabi doon sa verse 5. Look at verse 5. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart,
Paul is telling us that there are two people, two characters in this letter na mayroong mga responsibility. Ito po yung bondservants at saka yung kanilang masters. Pag-usapan natin next week yung masters. Pag-usapan natin yung bondservants. In ancient times, millions are bondservants o yung mga slaves. Ito po'y common sa society. Totoo naman, common. Biblically common, lalo na sa society noon pa. Ama, ito po kasi ay inalaw at inordain ng Panginoon upang magkaroon ng pagtutulungan ng bawat isa. May mga pinapanganak na medyo mayaman, kaya mo magbayad doon sa iyong alipin. May mga pinapanganak naman na medyo walang pera o walang kayamanan, nangangailangan ka ng kayamanan para ipakain mo sa pamilya mo. Kaya kailangan mo magpaalipin doon sa may pera, makuha mo yung pera niya upang ang pamilya mo ay mabuhay. Amen? Yun po yung tamang slavery. But the slavery of ungodly masters abuses that slavery. Mga kapatid, buti na lang, ikaw at ako, mula po nung nakikristo tayo, tayo na ay slavery, slaves of Christ. Amen? And we know that we are promised na kapag tayo ay nakikristo po, nasa tayo, nasa ilanim ng pagiging amo ni Kristo sa ating buhay, ay tayo po ay nasa magandang kalagayan. Paulit-ulit nating pag-uusapan yan. In first century church, in third century, one-third of the church composes, di ba yung Ephesians letter ito para sa mga taga-Epeso? Nagsasalita si Paul sa one-third of the church members who are Roman citizens, na sila din po ay naging slave. Meron po, one-third po noon ay mga dating slaves. One-third, mga slaves. Composed of the church, sa loob ng church. Sa loob daw ng church, meron pong one-third doon slaves. Meron one-third din daw noon ay dating slaves. And then one-third doon ay mga masters na nabubuhay kasama yung mga slaves nila. So doon nagsasalita si Paul. Sinasabi niya, kayong mga masters, kayong mga servants, bilang Kristiyano, dapat ito yung gawin ninyo. At inuna niya yung mga alipin. O kayong mga alipin, mga nagtatrabaho, kahit sumusunod kayo sa inyong mga amo. Sabi ni Tony Merida, whatever job you have, the most important thing to know is that your master is the Lord Jesus Christ. Bilang bondservant, mga kapatid, lalo na't ikaw ay na kay Kristo, dapat ikaw ay sumusunod sa iyong amo, sa iyong master, dahil nakikita mo si Christ sa kanyang buhay. Amen? Hindi man, okay, sa company, hindi naman Christian, wala sa Panginoon yung amo mo, pero tinitignan mo pa rin yun, na yun yung ginamit ng Panginoon para i-bless ka, magkaroon ka ng hanap buhay. So we see Christ in our masters. And being under Christ, kapag nakikita mo na ang amo mo ay si Kristo, nagpapasakop ka, is being under the Spirit of Christ. Yun yung pinag-usapan natin sa chapter 5, verse 18. That we should be filled with the Spirit of God. So kung tayo po ay totoong Kristiyano, dapat tayo ay filled ng banal na Spirito. At kapag filled ka ng banal na Spirito, mga kapatid, in verse 21, chapter 5, you will be submissive. You will consider one another. You will love your masters. Kahit nga minsan yung mga boss natin nakakainis. O yung isa minsan hindi natin gusto yung mga boss natin. In Singapore, yung mga, ang unang-unang hinandle ko doon na ngayon ay big church na mga Pilipino ay mga katulong po, mga helper sa bahay. We always preach to them that love your masters. Kahit gano'n pa kasungit, gano'n pa ka pinagtatrabaho ka, love your masters. Dahil sila po ang means of grace ng Lord upang mabigyan ka ng sweldo at may padala mo sa Pilipinas, may kainin ang iyong pamilya. Mga kapatid, if you are bond servants who are Christians, dapat maging obedient tayo, maging submissive tayo sa ating mga amo. And Paul, using the chapter 5:21, he used the term submit to one another. Nung chapter 6 na, ito na pinag-uusapan natin, yung submission na term, ginamit ni Paul as obedient.
Di ba parang pareho sila? Yung submission, may humility, may paggalang, may pagsunod. Sa obedience, may humility rin, may paggalang, pagsunod. Mga kapatid, hindi po pwedeng hindi magkatugma yung mga letters. It is all connected by the Holy Spirit para may apply natin sa buhay natin. So kung yung husbands and wife, yung wife tinitignan natin bilang Christ sa bahay, tama? Ay yung husband tinitignan natin, yung mga lalaki, na sila yung Kristo sa bahay, no? Ganun din, tinitignan ng isang bondservant na si Christ yung kanyang master. Kasi kung titingin siya dun sa mismong master, yung earthly master niya, madidisappoint lang tayo. Amen? But if we see Christ in everywhere we see, saan tayo tumitingin, makikita po natin, we will do our best because we love Christ. Amen? Paano tayo susunod? No, may mga bagay-bagay na pinrescribe o sinabi si Paul in verse 6. Una, as slaves or bondservants tayo po, no? We are to obey in righteousness of our earthly masters, no? Ang context po dito, bondservants, obey your earthly masters. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat gawin mo yung mga makadiyos na pagsunod. Dapat sumunod ka lamang kung ang pinapagawa sa'yo ay righteous, mga magaganda. So kaya nga po tayo kasama sa church, ang panalangin natin na ang mga mapuntahan nating companies, trabaho, ay nasa Diyos o maka-Diyos. Kaya nga huwag kayo maghahanap ng pera at mas magandang sweldo. Hanapin ninyo yung godly masters. Aanuin nyo, sabihin ko sa inyo, aanuin nyo yung maraming sweldo, mas maraming kita, mas marami kang future, pero ang master mo naman doon ay wala sa Panginoon. It is nothing. Yun ang usapan namin kahapon ni Brother Pau B. Nagluluto ngayon. Naamoy ko yung sinigang. Matigas pa doon yung sinigang. Huwag kayong mag-alala. 2 hours ang sermon natin ngayon. Mga kapatid, palalambutin natin yung lunch. Kidding aside, sabi ko kay Pau, it's not all about the money. Because if you will focus yourself to the money, no, you will serve the money. Amen? But if you will focus yourself to God, you will serve God. And you cannot serve two masters at the time. Amen? You have to choose. And being a Christian bondservant, mga kapatid, ang lagi nating priority ay doon tayo sa Diyos. So kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, si Gilbert naghahanap ng trabaho, hanapin mo yung maka-Diyos o Kristiyano. Look at me. Nagtrabaho ko sa company hindi maka-Diyos. Sundays, they get. Pag magtrabaho ka sa mga businessman, Sundays, they will get your time. Because Sundays, nandun ang tao, nandun ang pera, nasa SM. Hindi ka makapag-off ngayon. Dahil kung kailan Sunday, yun ang mas malakas sa business. Tama? Pero kapag godly masters ang pinili mo, mga kapatid, bilang band servants, yung trabaho mo, mga kapatid, I assure you, sila pa mas magsasabing magsimba ka kapag Sunday, mag-day off ka. Yeah, I remember yung request lagi ni Brother Gilbert, as long as na yung Sunday po ay day off, okay sa akin yung trabaho. Buti na lang, kahit Muslim, yung naging amo ay very considerate sa kanya na pinag-re-rest po siya every Sunday. Mga kapatid, paano tayo susunod bilang bondservant o alipin? Sabi ni Paul in verse 5, fear and trembling. Sabihin niyo po, fear and trembling. The spirit-filled Christians who are servants are obedient because they are fearful to God. Sumusunod tayo sa ating mga masters kanina kasi tinitingnan natin na ito'y resemblance ni Christ. We are fearful to God through Christ, kaya tayo sumusunod sa ating mga trabaho, sa mga amo po natin. Nakikita natin ng Diyos sa kanila. Yan ang dapat nating tandaan. No? Hindi po tayo sumusunod dahil takot ka. Meron ba rito? Na nagtatrabaho ka dati sa boss mo, napapaganong ka kasi takot ka sa boss mo. No? Dapat sumusunod ka lang mabilis, ginagawa mo yung trabaho mo. It is because you fear with respect. Amen?
This is kind of fear na dapat ang bawat Kristiyano ay alam mo na sumusunod ka sa Panginoon, sa iyong pastor, sa iyong mga leaders, sa church, it is because you fear God. Hindi dahil takot na takot ka, dahil yung fear dyan, dahil may respect ka sa Panginoon. Amen? Yun ang ibig sabihin ni Paul. Magkaroon ka ng fear in your obedience. Servants respect their earthly masters because they see Christ in them. Alam nga naman, hindi ka sumunod. Eh, Christian ka nga, tawag sa'yo Christian, so you are a follower of Christ. Kapag nakita mo ang master mo, talagang may paggalang, may takot na paggalang sa Panginoong Jesus. Imposibleng hindi ka susunod, mga kapatid. We obey our masters because we have reverence to God through Christ, mga kapatid. Tayo po ay may paggalang sa ating Diyos na bilang ating master because He is our creator and we are just a mere small creation, part of His creation, mga kapatid. At bilang isang nilikha ng Panginoon, no, tayo po ay dapat sumusunod sa Kanya, under His authority, mga kapatid. Hindi ka lang nilikha, mga kapatid. Yung master natin, na si Christ, slave ka niya, it is because He saved you. Amen? Yun po yung napakagandang mensahe sa slavery ito, that we are the bond servants who are saved by our masters. Meron pang ganon sa community, na isang master, katulong ka, o pinapasweldo ka lang, siya yung mamamatay sa'yo, meron pang ganon? Wala. Wala kang makikita. Only in the good news. Kaya tinawag yung good news, yung gospel good news, because the news is good that no one on earth, the master like Christ, will be dying for you and for me. Amen? Wala po. Even nga ako, pwede ba akong mamatay doon sa kriminal na nasa loob ng preso para ma-save ko siya? Hindi ah. Number one, ano ngayon? Anong pakialam ko sa kanya? Number two, hindi siya karapat-dapat na ikamatay dahil makasalanan siya. Pero mga kapatid, ganun tayo. Tayo yung mga kriminal na hindi naman tayo dapat ikamatay ni Kristo sa kanyang krus, pero namatay ang Panginoon sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat dahil mahal na tayo. That is the divine slavery that we need to grasp. Kailangan natin maintindihan na kaya ka nag-church ngayon dahil slave ka ni Christ, dahil sinave ka ni Christ. Kaya kahit nga hindi ako makapagbasa ng Bible, mga kapatid, excited na akong basahin yung mga sulat ni Paul. Kasi nakikita ko yung sarili ko na ako slave ni Christ and I have to be obedient to Christ. Hindi ako pwedeng mag-obey kay Christ kapag hindi ako nagbabasa ng Bible. Hello? Sabi ng servant natin, eat the word. Sabi ni Christ. Pero naniniwala, nagbabasa ba tayo ng Bible? Hindi. Kaya kapag tinatanong ka, hindi ako naniniwala na lahat ay hindi pinili. Hindi ako naniniwala na may pinili ang Panginoon, na hindi lahat ng mahal ng Panginoon. Hindi ka kasi nagbabasa ng Bible, kapatid. Magbasa ka ng Bible, there is a specific limited atonement of Christ. Even David. Ang daming bato, pero bakit namili si David ng mga specific na mga magagandang bato para ibato kay Goliath? Doon pa lang sa kwento ng bawat mga parables ng Bible, mula old and the new, pinipili talaga ng Lord amongst the many yung mga kanya. Amen? Kaya kung sasabihin mo sa akin, hindi ka naniniwala na ang Diyos ay namimili, hindi ka nagbabasa ng Bible. Yan ang naiwan ng ating lumang simbahan. Hindi tinuro na kung gaano ka ka-special. Pare-pareho lang tayong mga patay na mga bungo. Sa Ezekiel chapter 36 and 37, pare-pareho lang tayong makasalanan. Pero pinili ka ng Panginoon na maging beneficiary ng kanyang krus. Ang dami niyang pwedeng iligtas, pero bakit iilan lang tayong nandito ngayon na nakaka-appreciate ng krus ni Kristo? Yung iba nandun sa iba yung tatak, SM. Mga kapatid, hindi mo naiintindihan ng Kristiyano o yung sarili mo na sinave ni Christ, kung hindi mo maintindihan na ikaw ay pinili at very special ka sa Panginoon. Ang pagiging slave mo kay Christ
is in fact your freedom to sin and to the gates of the hell, of hell. Kaya, maniwala ka, mga kapatid, yung pagiging servant natin, sumunod ka kay Kristo dahil naintindihan mo na ikaw ay sumusunod dahil out of your reverence, out of your gratitude, pagpapasalamat na maraming dapat na pwedeng isave apart from me, mas matigas ang ulo ko, mas, di ba? Tignan mo yung sarili mo. Ako, maraming mga taong mas mababait sa akin. Pero nasan sila ngayon? Hindi nila naintindihan yung salvation. Pero mas deserving sila na maging Kristiyano. Tama, kasi mas mabait. Pero, mga kapatid, naintindihan ko na meron palang Diyos na kahit madumi po ako, sinave niya ako dahil mahal niya ako. Amen? Kahit hindi ko arapat dapat. Bakit ikaw, nakaupo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos, may nakaupo ngayon sa SM kumakain lang ng French fries? Ang difference mo, mga kapatid, dahil ikaw ay pinili ng Panginoon na buhay ka para kay Kristo, lalong-lalo na kapag Sunday. Kaya magtaka ka, yung mga Christian, kapag nasa mall sila, mga kapatid, mas excited pa sila sa department store kaysa pumasok sa cornerstone. Inip na inip sila kapag 1 hour yung sermon ng pastor, gustong-gusto na kasing puntahan yung sale sa loob ng department store. Mga kapatid, the Lord's Day, when we come as Christians, as bond servants, is the presence and the projection of our obedience because we understand the salvation that is in us, that was given to us, even undeserving to our lives. Mga kapatid, ang bigat. Maniwala po kayo, verse 5 pa lang pinag-uusapan ko na. Bakit natin sinusunod ang ating masters? Because in chapter 5, 1 to 2, we are imitators of God. We need to love our masters. We need to walk in love, sabi doon sa verse 1 and 2 ng chapter 5. Ibig sabihin, kapag ang amo mo, hindi siya, minsan yan, sa totoo lang, meron kami, hindi ko lang kung nakwento kay Sister Norma, may mga kasama tayo doon, kung sino pa daw po yung mga Christian na mga amo nila, na mga helper sa bahay sa Singapore, yung pa daw po yung mga malulupit. Kung sino daw yung mga Buddhist, mga atheist, mga hindi Christian, yun pa daw yung lagi nagpapa-day off, tapos pinapapunta pa sila sa church. Mga kapatid, it is not guarantee that your master is a Christian. It is Christ guarantees that you're in a safe slavery sa buhay mo. Amen? Hindi po ang tao, kasi kahit Christian, marami kang makikitang kapulaan. Buti na lang, we are instructed by God to look unto Jesus. Amen? Hindi unto your katabi mo. Kapag ang church, alam nyo, nagkakita-kita, pag tumingin tayo sa isa't isa, hindi tayo magiging church. Mawawasak tayo in just 1 minute. Pero dahil ang church ay nag-iisa, may isang pandikit na dugo ni Kristo, nag-iisa sa atin, nagbubuklod sa atin, dahil tayo po ay pinagkaisa kahit hindi tayo magkaisa. That's why in Ephesians chapter 4, there's a unity in diversity. Nakikita po, nagkakaroon ng pagmamahalan kahit hindi mo mahal ang isang tao sa loob ng church, mahal mo pa rin siya because of Christ. Amen? You are looking unto Christ. And Paul wants us to obey our masters kahit hindi sila lovable. Sino dito may mga boss na ayaw nyo? Ayaw nyo na nga minsan pumasok. Mga kapatid, kapag nakikita mo si Kristo, ang alam mo, nagsiserve ka kay Christ, hindi dun sa master, you will keep on persevering in serving your master. Mga kapatid, dapat ang isang slave o bond servant, kanina, sumusunod with fear and trembling. Pangalawa, ngayon, may sincere heart. Sabi mo, sincere heart. Sumusunod ba tayo with sincerity? Alam niyo po, minsan, gusto mo lang sumuweldo, kaya sumusunod ka sa amo mo, sa company. Pero you know what? That is basically unbiblical. Dapat sumusunod ka sa company kasi alam mo na may papakainin ka, meron kang mga mahal sa buhay na dapat mabuhay. Amen? Dapat sila yung motivation mo. Hindi yung para matapos mo lang yung pinapagawa ng boss mo, mga kapatid.
Dapat meron kang motivation. Spirit-filled servants, they obey because they are full of gratitude from the sacrificial love of their master. Sumusunod po tayo dahil meron tayong pagpapasalamat na yung boss ko, ganitong company, sa maraming taon. I know, Ninong Mar also is struggling sa kanyang company. Pero nakita ko yung gratitude niya. Ayaw nga niyang magreklamo eh. Kahit kulang na yung pinapasweldo. Mahirap yun, hindi ka sumisweldo ng maayos. Pero nandun, nakita ko yung kanyang pagpapasalamat na magre-retire na siya, ang tagal niya doon sa company na yun. Ganun na lang yung pagmamahal niya sa kanyang company. Na yung iba kasing mga dahil sa hindi nagpapasweldo, dahil pandemic, na-share ko po tuloy, Ninong Mar, hindi na isusweldo ng tama yung mga lahat sila, mga workers. Yung iba nag-alsa, nagre-reklamo. Pero, you know what? Tignan mo lagi yung mga nagagawa ng mga masters mo ng company na kabutihan sa'yo na maraming taon, sila nagpapakain, sila po yung nagbiginawang means of grace ng Panginoon upang ang iyong pamilya ay magkaroon ng buhay. Kaya hanap buhay para mabuhay ang dapat buhayin yung mahal natin sa buhay. Mga kapatid, we obey our masters with gratitude. May pagpapasalamat. Lalo na si Christ. Sumusunod tayo sa kanyang mga salita. It's because we are so thankful, deeply thankful, have deep gratitude dahil tayo po ay sinave niya kanina. Amen? It is a divine slavery if you are in Christ. No? Slavery in Christ is full of love. Sabihin nyo nga po, slavery in Christ is full of love. Kanina, nakita natin in history, kapag wala sa Panginoon, hindi or ungodly yung masters, it is full of abuse. No? Throughout the history, the records of history, yung abuso po ng mga ungodly na mga amo ay talagang ganun na lamang. Paano ka sumunod sa Panginoon? Number one, may pagtakot na paggalang. Pangalawa, meron kang sinseridad dahil nagpapasalamat ka sa iyong amo. No? Pangatlo, ikaw ay sumusunod hindi lang pakitang tao. Sabi doon sa verse 6, not by the way of eye service, as people pleasers, mga kapatid. Nagsisilbi tayo, nagiging faithful tayo sa ating pagsunod kay Kristo sa Panginoon, hindi lang para pakitang tao, nandito ka sa church, ang aga mo, ang dami mo mga ministries, pinapakita mo sa tao, dapat pinapakita mo yan sa Diyos. Amen? Bilang bondservant, bilang alipin ni Kristo, hindi ka nagsiserve sa church para ipakita sa tao, but you are pleasing God. You are showing God that you are with gratitude, with fear, with sincerity of heart na nagsumusunod at nagsiserve ka sa Kanya. Ipinapakita mo sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao. Alam mo kung bakit? Kapag pinakita mo yan sa mata ng tao, may makikita pa rin sa'yo. Nakakulangan. We can never satisfy every man. I never seen a man in this world, itong mundong ito, wala akong nakita, wala akong nakilala na hindi na-satisfy. Na-satisfy na tao. Lahat dissatisfied. Even my wife, ako, meron kaming dissatisfaction. Totoo naman, di ba? Yung mga best friend natin, mga asawa natin. No? I think she is the best person, kaya nga pinakasalan mo siya. Pero pagdating, at the end of the day, may kakulangan pa rin. We are satisfied. Kasi yun ang nature natin, hindi tayo masasatisfied. Kaya if you please someone with the eye, pinapakita mo lang sa kanya, if you please mo sa kanya, hindi yan masasatisfied. But God, when you please God, pinapakita mo sa mata ng Diyos, kahit imperfect yung obedience mo, yayakapin ka with grace. Amen? Yun ang maganda. Wala na. Kahit hindi kompleto, hindi perfecto ang iyong pagsunod sa Panginoon, nandun yung kanyang grasya, nandun yung kanyang mercedad, talagang appreciated ka ng Panginoon. Mga kapatid, tayo ba ay sumusunod bilang mga alipin ni Kristo? Sumusunod po ba tayo sa sinasabi ng kanyang mga salita? Ito po'y tanong upang tanungin natin ang ating mga sarili. Ang tanong na ito ay dapat itinatalaga natin sa lahat ng akda ng ating buhay. Maging trabaho, maging isang nanay, maging isang tatay, maging isang driver, maging isang nasa opisina. Are we a good servant? May panahon ba na masasabi mo na well done?
Pwede bang sabihin sa atin ng ating masters, sabi sa Bible, well done, my faithful servant, my good and faithful servant. Masasagot mo ba yun? Masasabi ba sa atin yun? Sino kang bad servant ka o alipin kapag wala ang iyong master? Sino ba tayo? Pag wala yung mata ng master natin, mga kapatid, paano ba tayo magtrabaho? Baka naman sa company natin, kilala ka pang matamad. Kapag wala ang boss mo, kilala ka, isa sa mga tamad yan. No? By God's glory for the testimony, salamat sa Panginoon. Nung umuwi po ako dito sa Pilipinas, no, 3 times ako nagre-resign sa boss ko. Ayaw tanggapin. Una, ayaw tanggapin. Pangalawa, ayaw tanggapin yung resignation. Pangatlo, sabi ko po, magsiserve na po ako sa Panginoon. Umiyak yung boss ko, Christian, Sir Jonathan. Sabi, task ka may kung paglilingkod ka na sa Panginoon, who am I to reject your resignation? Because yung pag-resign mo is mas matindi yung paglilingkod mo sa Panginoon. Nakita ng boss ko, ayaw niya tanggapin yung resignation ko because I'm very helpful sa kanya kahit lalo na pag wala siya. Mas gusto nga ng team na wala siya Ako yung nandun sa office. Mas madali daw magtrabaho. At kahit wala siya, he can do his things. And then, I'm faithful in governing, no, in leading the team of nurses sa Singapore. Kaya ayaw niyang tagapit kasi kawalan. Ang ganda ng performance. Faithful servant. Ganun ba tayo? O tayo yung sinisisante ng ating mga amo? Iiyak ba ang amo mo kapag nawala ka sa buhay nila? Sa opisina nila? Sa trabaho nila? Sa business nila? Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay blessing sa bawat company na ating pinapasukan. Ito po matindi. We cannot escape God's presence because omnipresence is one of His attribute. No? Ang ating earthly masters, magaling tayo siguro kapag nandyan, kami naman nagpapatayo ng kubo dun sa Norsagaray. Magaling yung mga worker, ang bilis kapag nandyan yung amo nila. Pag wala po, nagkukwentuhan. Ang daming inom ng tubig. Every 15 minutes, umiinom ng tubig. Pero kapag nandyan yung master nila, talagang ang bilis. Mga kapatid, kung ikaw ay slave o bondservant ni Christ, you are under the eye of all-seeing God. Amen? His presence, in fact, hindi lang yung eye. Yung presensya ng Diyos ay nasa iyo. Nandyan lagi is omnipresent God. Ibig sabihin, kailangan nating maging faithful servant. Whatever we do, sabi doon sa Colossians chapter 3:23, do it all for the glory of God. Amen? So ibig sabihin, kapag may ginagawa ka sa trabaho mo, alam mo nakatabi mo ang Diyos, dapat you are doing your best as a servant sa anumang iyong field, mga kapatid. Mga kapatid, minsan ginagawa natin ang trabaho natin ng low level lang, hindi high class quality. It's because alam natin wala nakatingin. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, alam mo na ang Diyos mo ay all-seeing God, He is an omnipresent God, takot ka sa Diyos mo, hindi lang doon sa master mo, sa earthly masters mo, you will do your best. Sabi nga ng Psalmist in Psalms 139:8, if I ascend in heaven, you are there. If I will descend, make my bed in Sheol o sa doon sa hell o sa impierno, you are there. We cannot escape the presence of God, mga kapatid. Kaya all we need to do is to obey. Kasi alam natin, nakabantay lagi ang Panginoon. Nandun siya lagi, gusto niya lagi. Dapat piniplease natin ang Panginoon. Amen? Because we are God pleasers, not man pleasers. Sabihin niyo nga po, Christian band servants are God pleasers, not man pleasers. Yun po ang ating purpose ng buhay. Ang purpose po natin is to please God. The moment we are converted as Christians, mga kapatid, we don't anymore please ourselves. We now please God in our lives. Amen? Kaya nakita niyo si Paul, ang yaman-yaman ni Paul, may authority. Ang ginawa pa niya, naglingkod pa sa Panginoon. Because natanto niya sa kanyang buhay na ang kanyang main priority, ang purpose ng buhay niya is to please God.
Marami po tayong mga ganun sa buhay. I hope we are God pleasers, not man pleasers. Mga kapatid, sa umagang ito, marami pong maalala po natin, marami pong mga reformers. Sila po ay mga bond servants din na naging faithful, not to please men, but to please their good masters, which is Christ. Kaya kahit kaharap nila yung Roman Catholic on those era, mga kapatid, naging faithful preachers sila. Napakaraming pangalan ng reformers na dyan, alam nyo ba? Yung mga dyan na yan, mga faithful daw yan. Ewan ko lang ha. Napakaraming faithful na dyan. Bilang mga bad servants ng Panginoon, bilang mga reformers. O, kilala nyo si John Huss. Nakangiti. Bago ang abang pinapatay para kay Kristo nung panahon niya. John Wycliffe, ganun din. Faithful. Lalo na John Calvin. John Owen, isang sikat na, na English Puritan pastor in 17th century, no? Na talagang very faithful bond servant. Sa panahon natin, John MacArthur. No? Yung mga John na yan hanggang kay John Paulo Giray. Nawa, sila po ay faithful bond servant. Alam ni Paulo yan. No? Hindi lang, walang comparison, walang favoritism. Nataon lang po na si Paulo ang pinakamalapit sa akin. Si Gilbert, umalis. Dahil nami-miss ko personally si Gilbert. Oo. Kung kakayanin ko lang talaga na maging bond servant, Gilbert is one of the best bond servant talaga. No? Hanggang ngayon, wala pa rin, no? Katok daw po sa mga masters. Baka pwede magtrabaho muna si Gilbert sa inyo. Pero hindi pangalan ni Gilbert yung John. Faithful po, mga kapatid. Ang pinagkapareho po ng mga John reformers, they're all committed to themselves to the faithful service for the Lord even to the end of their lives. Ganun po ba tayo? Magiging faithful tayo sa obedience in verse 5. Sabi ni Paul, obey your masters to the end of our lives. Kahit pa po anong pang mangyari sa ating buhay, mga kapatid. Bakit tayo sumusunod sa ating mga masters? Sabi doon sa verse 6, because we are doing this with out of the will of God. Kalooban po ng Panginoon na tayo po ay maging masunurin. Amen? Nilikha niya po, dinisenyo niya ang slavery na siya ang masters, tayo po ang bond servants o alipin upang tayo ay sumunod. Yun ang will ng Panginoon. Amen? Pero dahil po, chapter 3 lamang, it takes only 3 chapters in the Bible, yung will of man na ang namuno, kaya bumagsak ang tao. Yung will ni Eva at ni Adan na kainin yung prutas, 3 chapters lang, bagsak na agad yung kagandahan ng Bible. First, second, third, it was good, sabi ng Panginoon. Tama? But because the will of man wanted to govern, to have authority in his life, kinain nila yon, sila nasunod, yung will nila, anong nangyari? Kasalanan. Hanggang yung sumpa na ng kasalanan in very first chapter of Genesis chapter 3, hanggang sa pahayag o Revelation 22, huling muli, ramdam natin yung ginawa nilang will of man. But the will of God, kung tayo po ay obedient, it is the form, it is the evidence na ikaw ay na kay Kristo. Amen? Na nung chapter 3 ng Genesis, ang naging solusyon sa kasalanan ay si second, yung pangalawang Adan. Sino po yon? Si Jesus Kristo, which is better and perfect. Jesus Christ even considered himself the servant of God in Matthew. Alam nyo ba yon? Who are we? Kung si Christ nga ay naging example ng pagiging alipin sa kanyang Ama, sino pa tayo para hindi magpaalipin sa Panginoon? Mga kapatid, ang ating obedience o ang ating pagsunod na sinasabi ni Paul dito sa chapter na ito, dapat nakabase sa will ng Panginoon. Amen? Sumusunod ba tayo sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na nagawain bilang isang bond servant, no?
Sometimes tayo mga sino na mga naka-online dito, mga work from home. Are we faithful bad servants? May kasama ko sa Singapore. Biro lang to pero to. Yung na sabihin yung pangalan, work from home siya sa Singapore. Ginagalaw lang niya yung mouse niya para maging active yung computer. Nauutak yung mga Pilipino eh. Pero hindi talaga nagtatrabaho, nanonood kami ng NBA. Mga kapatid, nagiging masunurin tayo sa Panginoon dahil alam natin na ito po ay kanyang will, o kanyang kalooban. Amen? Spirit-filled servants, tayo po yon, ikaw at ako, we know that God's will in our lives, we are called to serve our master according to His will. Amen? Mga kapatid, sumusunod ka ba ayon sa kalooban ng Panginoon? May tanong sa akin si Ana, Pastor, kalooban pa ba ng Panginoon yung trabaho ko? Kahit minsan nakikita ko na may mga hindi makadiyos na nangyayari sa loob ng trabaho ko. Hindi ka lang nag-iisa, Sister Ana. Karamihan po sa atin, nagtatrabaho ngayon ay may pressure, may struggle sa kanilang mga trabaho. Kasi nandun po tayo sa sa ilalim ng mga hindi makadiyos na mga amo. Kaya sinasabi ni Paul, no, mahalin ninyo yung mga masters ninyo dahil sila ay mga makadiyos. Kaya kung sino po dito may mga amo, may mga Christian na mga companies, mahalin nyo po sila, lalo na sila po ay nasa Panginoon, makadiyos. Alam nyo po, kapag tayo ay mga Kristiyanong mga alipin, wala na tayo dun sa ating kalooban, kundi kalooban ng Panginoon. Kaya nga si Christ, ang ganda, hindi lang siya naging example, nagtanong pa yung mga disciple, paano po kami magpipray? Tinuruan ni Christ, paano magpray ang mga disciple? Tingnan nyo po yung prayer na tinuro ng Panginoon. Mamaya, topic natin prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hinango ko ito sa preaching ni John MacArthur kung paano tayo magpray bilang mga servants ng Panginoon. Sino ba ang servant? Ang Panginoon o tayo? Tayo po, di ba? So kapag tayo po ay nagpipray, dapat tayo po ay magpray bilang servant. Ang problema, yung mga pastor ngayon, yung mga bishop, inuutusan ng Diyos. I command you. I declare. Let's claim. Di ba dapat? Kaya sabi doon sa Philippians, we need to spend our time in our prayer requests. Supplication. E, ibig sabihin, due for approval. Meron pa nagre-request na pagalit? Para kang boss, para kang master? Hindi. Tinuruan tayo ni Christ, paano manalangin, hindi paano maging hambog. We are supposed to be praying like servants, not masters. Because we are praying for the master. We are requesting. Meron pang ganon? We claim na yung request natin sa Lord ay pitong palapag. Nagkamatayan na ang Kamaring Christian Church. Nagkamatayan na yung mga elders na wala pa rin pitong palapag. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng pitong palapag. Kailangan natin ng mas maraming simbahan. Amen? Kahit isang palapag lang, mas maraming simbahan. Simbahan sa Galapmay, sa Norsagaray, sa lahat ng dako na kaya natin puntahan. Dahil yun ang mandato ng Panginoon, hindi pa taasan. Pagiging tapat sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi pagpapayaman. Ang pagpapastor, hindi po pagpapayaman. Ang pagiging bondservant, ay hindi pagpapayaman. Ito po'y pagsunod. Pagsunod. Kaya kung ikaw ay nagtatrabaho, mga kapatid, dapat alam mo na thy will be done. Thy kingdom, puro sa Diyos. Dahil siya yung master, nandun yung humility natin sa Panginoon. Mga kapatid, dapat mong maintindihan na yun po ang sinasabi ng Panginoon in terms of obedience. That our lives in Christ
No, wala nang me. Wala nang I. It is thy. Nandun na sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, ano sabi ni Paul? All things are rubbish to me, considered rubbish, but Christ. Iiwan nyo na lang lahat. Tapon nyo na lahat. Huwag lang si Christ sa buhay ko. And that's what happened, mga kapatid. That's what happened to Paul. Mga kapatid, sa umagang ito, napakaraming mga dapat po nating pag-usapan, no? Pero gusto kong bigyan ng emphasis dito sa verse 6D. Not by way of eye service as God or people pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Sabihin niyo po, from the heart. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang tayo sumusunod, kundi from the heart yung pagsunod natin. Mula sa puso po. Meron tayong willful obedience mula dun sa sermon ni John MacArthur, the willful obedience of servants. Alam natin, mula sa puso po yung ating pagsunod dahil ang ating puso ay binago na ng Panginoon. Amen? In Ezekiel chapter 36:26, sabi ni Prophet Ezekiel, mula sa Diyos ang mensaheng ito, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stones and give you a heart of flesh. Imposible natin gawin yung will ng Panginoon. Imposible tayong maging masunurin sa Kanya. Imposible tayong gumawa ng mabuti. Imposible tayong maging faithful servant. Imposible tayo, O Panginoon, na kumilos mula sa ating puso ng tama kung ang puso po natin ay bato. Kaya sabi po doon sa Ezekiel, kailangan natin magkaroon ng bagong puso upang tayo makasunod sa Diyos, upang tayo ay maging masunurin sa will ng Panginoon bilang bond servant, mga kapatid. Having a new heart means, look at this, mga kapatid. Having a new heart means looking to selflessness, not anymore to selfishness. Kapag tayo po ay may binago na ng Panginoon, we will obey God, our Master, and we will become a selfless person, hindi na tayo selfish person, mga kapatid. Ang mga tao na binago na ang puso ng Panginoon, let us really pray na talaga meron tayong kids room. Kapag ikaw ay may bagong puso, binago na ng Panginoon, no? Ang satisfaction natin ay doon sa mga spiritual things, hindi na po doon sa mga material things, mga kapatid. Ganun po ang tamang attitude ng isang bond servant, mga kapatid. Ang motivation, ang satisfaction mo ay hindi na sa pera, hindi na sa mga material things. As long as malapit ka sa ministry, as long as yung trabaho mo will support the ministry, will give you more time with God, yun ang choice ng trabaho ng isang Kristiyano. Amen? Napansin nyo po, kapag tayo po ay nagtrabaho talaga sa business, sa company, it will cut off your relationship to the church and to the Christ. To Christ. Kasi puro ka trabaho. Amen? May kausap akong OFW 20 years, more than 15 years to 20, nagtrabaho, all set. Pag uwi sa Pilipinas, positive, COVID, na-realize niya na apart from those plans, apart doon sa mga pera niya, kailangan niya ang Panginoon. Yung merong ipon na yon na OFW umuwi, na-realize niya during his quarantine time, 10 days, 15 days, realize niya, all of these are nothing without Christ. So kung ikaw, ako, naghahanap ng trabaho at nagtatrabaho ngayon, hindi po pera ang priority natin. Panginoon, hindi pera. Let us change our mind, our mindset, our hearts. Let us have the new heart that satisfies us with the spirit-filled goodness of our God, the good servant, as the good master.
In Exodus chapter 21, 5 to 6, ito ang ganda. Kakaiba, hindi na ito nakikita ngayon sa atin. If you have your Bible, Exodus 21, 5 to 6, if the servant declares, yung servant ha, yung alipin nagde-declare, I love my master, Exodus 21, and my wife and children, yung pamilya ko, do not want to go free. Ayaw namin mawala sa slavery dun sa master namin. Kasi mahal namin yung aming master. Then the master must take him before the judges. Dadalhin po yung alipin na yon na nagmamahal sa kanya at ang pamilya ng alipin na yon, mahal yung master. Kailangan daw dalhin nung master yung pamilya tsaka yung tao na yon na alipin doon sa korte at ide-declare na for lifetime, sila po ay magsiserve sa kanilang master. Saan ka na makakakita ng alipin na ayaw umalis sa pagkakaalipin? Doon lamang, mga kapatid, sa ilalim ng napakabuting amo niya. Amen? Yun po ang kalagayan natin kay Kristo. Na kapag tayo ay slave ni Christ, hindi mo na gustong pumalis sa piling ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ganun ang Exodus chapter 21. Ganun ang konsepto ni Kristo sa slavery. It is not all about abuse, but it's all about all for love. It is His will, mga kapatid. In verse 7, rendering service with goodwill as to the Lord, not to men. Tayo po ba ay nagsiserve bilang bond servant o alipin sa ating company out of our goodwill? Imposible yon. Bakit? Sabi ni Martin Luther, ano? Ang ating will ay bondage to sin. Lagi tayong bad will. No? Imposible. Para maging goodwill ka, magkaroon ka ng goodwill sa buhay mo, kailangan mo si Christ. Kailangan baguhin niya yung iyong puso, mga kapatid. We need Christ to be free from our slavery to sin and be slave to Him. Marami pong mga naitala sa New Old Testament na tinawag ng Diyos na kanyang alipin. Ang sarap kapag tinatawag ka ng mabuting amo na alipin. Amen? Pero imagine mo, tawagin ka ng Hitler na alipin, yari ka. Alam mo na nasa matinding kalagayan ka, under ka kay Hitler, masamang amo. Pero kapag ang Diyos ang tumawag sa'yo, ika'y aking alipin, ibig sabihin, ika'y aking mamahalin, ibinigay ko ang aking bugtong na anak upang mamatay ito, upang ikaw iligtas, upang hindi mo maranasan ang eternal na kapangyarihan ng aking galit. Yun ang pinakamasarap na master na tawagin kang alipin. Tinawag niya si Abraham sa Genesis 26 and Numbers 12 na isang alipin. Tinawag niya si Joshua, isang alipin sa Joshua 24. Tinawag niya si David bilang isang alipin in Psalms 12 verse 7 and 5. Tinawag niya si Isaiah bilang alipin in verse 20, chapter 20, verse 3, He even called Messiah as God's servant. He even called His Son, Christ, as His servant. Alam niyo po, ang purpose ni Christ, bakit pumunta dito sa Pilipinas, dahil hindi lang tayo yung pinili sa mundo. Ang unfair naman kung ikaw lang pinili. Kawawa naman yung mga Afrikano, kawawa naman yung mga Chinese. Wala na silang grace kung ikaw lang ang pinili. Maling theology. Ang tamang theology, no, ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa mundo. Good grace or common grace. Pero yung effectual grace o yung salvific grace, yung grace, biyaya, na ikaw ay maliligtas at mga kasama mo ang amang hari, ang iyong master, ay doon talaga sa mga pinili ng Panginoon. Napakasarap maging alipin ng Panginoon. Sabi po na isang writer, being God's servant is an honorable position.
kanina, yung ungodly masters, pag ikaw ang servant niya, wala kang niwala kang rights, niwala kang honor, niwala kang karapatan, mga kapatid. Pero with God, being slave to Christ, it is an honorable place. It's an honorable position, mga kapatid. Alam niyo po yung obedience, yung pagsunod natin sa Panginoon. It requires perfect obedience and holy obedience. May makaagawa ba nun? Dito po, kahit mga magagaling na Kristiyano, mga pastor, wala pong makakasunod ng perfect sa Panginoon at holy ang kanyang obedience. Wala po. In Romans 3:23, all are short to the glory of God. Kaya kailangan mo si Kristo dahil siya lamang ang servant na perfect at holy. Amen po ba? Kaya tama yung sinasabi ng Baptist Confession na 1689 that the only mediator Christ is the ordained, pinili, binigyan ng authority para maging tulay upang tayo makatawid sa kanyang biyaya. Amen? Mga kapatid, kailangan natin si Kristo. Kailangan tayong magpasakop sa kanya bilang mga alipin because He is our only chance. Wala po tayong ibang option sa kaligtasan ng ating mga spirito, kundi si Kristo. Kaya yung pagiging alipin mo kay Kristo ay kaligtasan mo at kalayaan mo sa kasalanan. At ako po ay nasa introduction pa lamang. Biro lang. Ang iniingi po ng Panginoon, bakit po nagsulat si Paul sa Ephesians chapter 6, verses 5 to 8, ay ang ating life of obedience. Sabihin nga po natin, life of obedience. Ang ating buhay na sumusunod sa ating Diyos na Master. Mga kapatid, are we obedient Christian? Are we spirit-filled servants of God? Si Paul, si Timothy, si James, si Peter, si Jude, lahat po sila ay nagdeklara na sila po ay alipin ni Kristo. Kung babasahin niyo po, lahat po ng mga first chapter ng mga sulat, karaniwan po doon yung mga writers katulad ni Paul, ni Peter, no, ni James, lahat po yun sa unang-unang chapter nagpakilala na sila po ay alipin ni Kristo. Yun po ay nagsasabi na sila po ay gawin nating ehemplo o pattern ng ating buhay na tayong mga takasunod nila, tayo pong mga Kristiyano sa ating panahon, ay maging alipin din po ni Kristo. Amen? If we are slaves in Christ, of Christ, we can never be wrong. Hindi po tayo magkakamali sa ating pagsunod. Bakit? Ang ating pagsunod ay sasamahan tayo ng wisdom ng Panginoon, ng kalakasan ng Panginoon. He is our Lord. Our allegiance is due to Him alone. Kay Christ lamang tayo nagkakaroon ng faith. In Matthew 6:24, as bondservants, we are renounce other masters and give ourselves totally to Christ. Wala tayong ibang dapat na maging masters, mga bondservants, mga alipin Kristiyano, kundi si Christ lamang. Kaya katawag na Christian, because you are a follower of Christ. Ang hirap daw sumunod, pero bakit sinabi ni Christ in Matthew 11:30? Paano? Sabi ni Paul, sumunod kayo sa inyong mga masters, pero parang hirap, di ba? Pero anong promise ni Christ? Matthew 11:30, being a bondservant of Christ is not drudgery, hindi mabigat, hindi mahirap, because his burden, yung bigat niya ay magaan. His burden is light. In following Christ, magaan po sumunod kasi tutulungan ka ng Panginoon, ng Banal na Espiritu upang sumunod. That's how it works when we talk about perseverance of the saved, of the saints. Sumusunod ka dahil merong Diyos na nagpapasunod sa iyo. Kung wala kang Diyos, hindi ka susunod dahil yan ang nature ng tao. We are disobedient creatures. In fact, hindi lang tayo disobedient creatures,
we are averse. In 1689, London Confession of Faith, the Fall of Man, in chapter 3, 4, nandun po, nagsasabi na ikaw at ako, hindi ka susunod sa Panginoon, hindi ka magiging masunurin, kasi ikaw ay enemy of God, sabi ni Paul. Mga kapatid, ang ating pagsunod ngayon ay tanda ng isang tunay na pagiging Kristiyano po, mga kapatid. In Romans 6:22, now that you have been set free from the sin and have become slaves of God, the benefit you reap, ang nakukuha nating benefit, leads to holiness and the result is eternal life. Napakaganda. Ang ating obedience sa ating good master will lead us to eternal life and will bring us to His holiness. Kung ang dulos, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay magsitayo. Kung ang dulos po ay isang alipin, walang karapatan, walang kalayaan, kung ikaw ay Kristiyano at tawagin ang alipin kay Kristo ay okay lang na walang karapatan. Ang may karapatan na sa iyo ay si Kristo. Amen? At ang identity mo bilang alipin ay wala na, pero nakikita ang identity mo naman ay ang identity ni Kristo sa buhay mo. Iyan ang pagiging alipin kay Kristo, mga kapatid. Tayo po ay pag-aari ni Kristo dahil binilikan niya ng kanyang banal na dugo. At ikaw ay hindi lang niya binili upang maging kanyang alipin, I will call you friend. And even Christ declared that if we are in Him, you will be co-heirs. Co-heirs of heaven. Isn't it beautiful? Na ang pagiging slave as Christians in Christ, mga kapatid, all the benefits of heaven, we will enjoy eternally. Yan lamang ang nag-iisang slavery na perfect and full of love. Slavery to Christ. Mga kapatid, sa umagang ito, nawa tayo po ay maging slave ni Kristo. At ang pagiging slave natin kay Kristo, nawa nakikita po sa ating pong mga trabaho, sa ating pamilya, sa ating pong mga mahal sa buhay. May isang kanta po, yung Sovereign Grace Music, All I Have is Christ. No? Kapag po tayo ay may Kristo, mga kapatid, under the mastery of Christ, no? It is the sufficiency. The sufficiency is Christ is equals to sa sinabi ni Paul, my grace is sufficient to you. Amen? Yan ang aking topic sa Kabilang Church next Sunday, 7 a.m. Being dulos for Christ is being obedient to Him, mga kapatid. I hope and pray na tayo po ay lagi mapalalahanan ng salita ng Diyos, na tayo po ay maging masunurin, mga kapatid. Let me read to you, lastly, yung sinabi ni Charles Spurgeon. Before Charles Spurgeon, sabi doon sa Ephesians chapter 6, verse 8, ang ganda po nito, knowing that whatever good anyone does, kung ano to yung ginawang mabuti po ng bondservant, he will receive back. Makakatanggap siya ng reward sa Panginoon. Mga kapatid, yung kasama lang natin si Christ is sapat na. Amen po? Yung pagiging slave natin kay Christ ay sapat na. How much more God will reward us in our obedience to Him? Isn't it beautiful? The only slavery that guarantees no fullness in Christ plus the reward in heaven, wala na pong ibang slavery na gugustuhin natin. At salamat sa Panginoon, tayo po yung mga nakakilala sa Panginoon, isinama niya tayo doon sa paging alipin kay Kristo. Ang dami kong gustong i-share pa pero
wala na tayong time. Sabi ni Charles Spurgeon, grace makes us the servant of God while still we are in the servants of men. Dahil sa grasya ng Panginoon, tayo po ay nagiging servant o alipin ng Panginoon ng Diyos habang tayo po ay alipin dito sa lupa. It enables us to do the business of heaven while we are attending to the business of earth. It sanctifies the common duties of life by showing us how to perform them in the light of heaven. Kapag ikaw po ay isang alipin ni Kristo, gagawin mo yung mga banal na responsibility, banal na pagkilos ng isang alipin kahit ikaw pa ay nagsiserve doon sa mga hindi maka-Diyos na mga boss mo. You will be the light and salt. Yun pong ibig sabihin nun. Na kapag nakita ka bilang isang empleyado ng mga kasama mo sa trabaho, hindi ka kinamumuhian. Ikaw yung laging sinasabihan na ito maka-Diyos to. Ako, huwag tayo dyan. Magnanakaw tayo. Kukupit tayo sa kahera. Huwag tayo dyan kasi ibubuking tayo dyan. Christian yan eh. Dapat ganun. For 7 years, kapag merong party, may birthday sa company, sa Singapore, ako lagi ay nagpe-pray. Kapag sinabing man of God, Christian, mabait, hindi naman perfect pero maka-Diyos, si Sir Dave yun. Tatawagin nila ako sa office, magpe-pray. Pwede ka pa mag-pray sa ganitong program? Mga kapatid, dapat ang bond servant nakikita si Christ sa kanyang buhay. Amen? Yung buhay ni Kristo ang makita sa atin. Remember, kapag ikaw bond servant, ang hinahawakan mo na ay yung authority at identity ng amo mo. Ibig sabihin, kapag kumikilos ka sa trabaho mo, kapatid, kapag nakita na ikaw ay faithful, tatanungin ng master mo dito, anong sikreto mo, bakit faithful ka kahit wala ako? Dahil tayo po ay alipin ni Kristo. Amen? Mabuti po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat.